May sinasabi na naman po na kung ano-ano yung mga haters ni President BBM. Kadarating pa nga lang ng ating Pangulo galing Amerika, pagkatapos ang sumalubong sa kanya, bagyo. Tapos kung ano-ano yung pinagsasabi ninyo, ina-update nga kayo ng mga kaganapan through his blogs. Ano ba yung gusto ninyo? Sabi ng iba, yung panahon niya kasi ni President Digong, may live press conference na siya mismo yung iba-iba yung siya mismo yung presiding. Iba-iba po yung strategy ng mga leader ng ating bansa. Yung ating Pangulo, mga kababayan, ginagamit niya yung vlogging kasi before siya na naging Pangulo, vlogger na siya and giving advisories to people. Ganon. At ayaw din niyang istorbuhin yung trabaho ng kanyang mga cabinet members. Pero siya, in constant communication sa kanyang mga cabinet members, kausap niya lagi yung DOST, secretary, na in charge din mga kababayan ng Pag-asa, Weather Bureau, o diba? At siyempre yung mga local government units, si Binhor Abalos, at yung sa energy. Ito yung nga yung sinabi ng ating Pangulo as posted by Inquirer, sabi rito. Yan ba? Kung ano-ano mga reactions naman po yung nandito. President Marcos posted an update on his Facebook page announcing the Department of Energy has placed the highest alert on all energy-related facilities and personnel in Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, and other areas due to Carding, Typhoon Carding. Sabi rito, this was posted at 10:52 p.m., more than 4 hours since he shared his blog about his recent trip to New York. Binigyan na naman ninyo ng Malaysia. Siyempre, naunang event din yun. Siyempre, isi-share. Diba? And we have this emergency. Then, sunod na sinare niya yung tungkol sa mga ginagawa ng gobyerno ng mga departamento tulad ng Department of Energy kung paano isecure yung mga facilities. Kasi it will affect the, inter-Luzon sa supply ng energy. Pero normal yun na i-brown out. Diba? Kasi it will pose danger to residents na binabaha at malakas yung hangin. So, importante na i-cut yung energy supply. Sabi rito, due to Super Typhoon Carding's possibility of hoisting wind signal number 5, the Department of Energy is placing at the highest alert all energy-related facilities and personnel in Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, and nearby areas as announced by DOST Pag-asa. DOE Yosek, Wimpy Puente Villa will call a meeting on the resiliency group and hold press conference after. O ano ang problema ninyo rito? Talagang tama yung kasabihan. Haters will always hate. Kahit anong gawin mo, talagang hahanap sila ng diferensya para sabihin laban sa ikinakagalit nilang tao. Sabi rito ng isang netizen, sigurado mga dilawa nito, naghanap ng diferensya. Yan sama talaga ng mga ugali ninyo. Nasa kasagsagan ng emergency.
Ito yung mga reactions ninyo. Imbes na manalangin kayo, manahimik na muna, at isecure yung inyong pamilya, sabagay, baka malalayong lugar ito, hindi man na directly affected sila. Kaya tira ng tira, banat ng banat. Vlog update mo na guys, habang yung iba binabaha, in need ng assistance, ayos. Nakaintindi ba kayo sa tamang response during typhoons? During typhoons, we are so familiar with it and we have knowledge kung paano ang tamang response sa panahon ng bagyo. Kasi kami rito may Climate Change Academy, the first in the country. Sa panahon po ng kasagsagan ng bagyo, no, hindi man kaya, hindi po pwede yung mga authorities natin, kisundalo, police, o rescue teams, pupunta dyan sa labas, para it is like suicide para sa kanila. During the yung kasagsagan mismo ng bagyo, dapat nakakover lahat. On close monitoring lang. Lahat dapat nakatabi na sa loob ng bahay. At yung mga areas vulnerable sa flooding, laging binabaha. May records na niyan yung mga local officials natin up to the barangay. Ang kanilang obligasyon, nagwa-warning pa lang, paparating pa lang yung typhoon signal number 2 pa lang or typhoon signal number 1 dito sa amin. Yung mga residentes po na could be affected by landslides, flooding, ini-evacuate na yan. Preemptive evacuation yung tawag yan. And I think in this case ng bagyong si Carding, ganun yung ginawa na nila. And that's the reason why yung mga authorities natin, including the president, na hindi na nga po na mahinga, on close contacts in communication, kung kumusta. Kung may mga matitigas yung ulo ng mga residente, still nandun sa peligrosong mga lugar, tinitingnan kung kaya pang lumabas ng mga rescue teams. Kung kaya pa, siyempre, pupuwersa sila. Itataya nila yung buhay nila. But that is not, SOP, Standard Operating Procedure. That is a no-no in disaster operation in management. Dinilecture yan sa amin dito. Pwede lang silang lumabas pag kumalma na. Kumalma na yung malakas na hangin, pwede nang lumabas. Para tingnan yung extent ng damage, mga kababayan, sa properties into the communities. Ganon. And that's, the reason why we have in place the National Disaster Coordinating Council. And we have all the councils up to the barangay level. Naintindihan ninyo mga haters? Daldal kayo ng daldal. Banat lang kayo ng banat. Tapos, bibirahin ninyo yung ating Pangulo na hindi na nga nakapagpahinga because of this, typhoon. Sabi rito, full-time vlogger, part-time president. Ingit lang kayo sa vlogger na presidente. Tapos na po, kanina pa, nag-landfall. Ay Diyos ko, saang planeta ka ba, BBM? Ilan yung mga taong ito? Laging may sinasabi. Okay na po sir, papalabas na po yung bagyo. Update nyo na lang po. Mamaya pa po yung exit.
ng bagyong si Carding. Mamaya pang gabi, anong oras pa man lang ngayon? Sabi ng Pag-asa, ang exit mamayang gabi. Grabe naman kayo. Natural na sabihan na niya ang mga dapat sabihan kung ano ang gagawin. Masyado kayong mapaghanap ng butas. Yan ang ugali ng mga haters pong dilawan. Silip ng butas, yung butas nila. Hindi nila makita. Mapaganap ng butas, kala ninyo talaga ang gagaling ninyo, imbes na ipagdasal nyo, mga kababayan nating sinasalanta ng bagyo, wala kayong binabantayan kundi ang Pangulo. Gawain ba yan ng mga may pinag-aralan? Siyempre, sideline niya yan. Kaya now lang nag-post. Full-time siya vlogging eh. Full-time vlogger, part-time president. Keeps slaying me. Nagawa pang mag-tweet ng vlog ni President. Kudos, di nasayang ang boto. Yung iba naman, okay yung mga reaction. Salamat PBBM sa mabilis na aksyon para sa susunod na bagyo. Mabuhay ka. Parang insulto yun ha. Mabilis na aksyon sa susunod na bagyo. Hindi yata paborito na. You see, inggit na naman mga pinklawans. Bakit ba? Pampagod vibes daw yan. Sama-sama tayong babangon muli. Unity. Para lang malaman ninyo mga haters kung ano yung ginagawa ng ating Pangulo kahapon. Ito po, kausap niya yung lahat na mga key officials, key cabinet members para sa paganda. Kahapon ito ah. Para sa paganda ng gobyerno. Sa pagtama ng bagyong si Carding, sabi po ng Palasyo Malacanang, I am in constant contact with Defense Secretary Jose Faustino Jr., sabi ng Pangulo, who also chairs the NDRRMC, the National Disaster Risk Reduction and Management Council, as well as with DSWD, Secretary Erwin Tolfo, and Secretary Renato Solidum of DOST. Sabi po ng ating Pangulo, September 25 kahapon, he said he was also in constant communication with DILG Secretary Benhor Abalos for possible evacuations in low-lying areas that are prone to flooding. Pero may mga nauna na. Pero siyempre, may mga areas na, you know, baka nabago yung direksyon ng daloy ng tubig, matreten ng panibagong baha. Di ba? Kasi yung minsan, yung dito sa amin, experience namin yan eh. Yung dating hindi binabaha, binaha kasi nabara yung kanal or yung river, nabara ng mga debris. So ganon, importante may naka-standby pa rin na mga tao na pwedeng sumaklolo. Meanwhile, regional field offices of the Department of Agriculture, which Marcos handles in concurrent capacity, have activated regional disaster risk reduction and management operation centers and pre-positioned seeds for rice and corn. So pati yun, nakanda na rin po, naka-pre-position na. Drugs and biologics for livestock and poultry in safe storage facilities. Inilagay na sa mga ligtas na storage facilities para hindi po ma-damage. Kasi importante yung pagkain, yung mga seeds. Di ba? Kasi madidestroy yung mga pananim. Kung wala kang replacement,
wala kang seeds for replacement, replanting pala. E problema, magugutom yung mga tao. The President also ordered coordination with the local government units in other regional DRRM-related offices in monitoring the super typhoon. Kaya, hanap kayo ng hanap ng diferensya. Yung tao, nagtatrabaho, hindi lang siya papansin tulad ng mga dilawan. Hindi lang siya papansin. He also directed the continuous dissemination of advisory to the Animal Protection in Council Office, LGUs, and farmer leaders to the community and local farmers for their farm operation activities. The regional offices were told to monitor the actual field situation for possible damage and losses that may be incurred in crops, livestock, and fisheries. Naintindihan ninyo mga haters? Ito niya yung sa mga pananim, yung tao, nauna na yung tao. Nauna na sila na ipinagpahanda. Nauna na silang inalis doon sa mga areas na peligroso. May komento pa rin? Siyempre, hindi kayo maubusan ng komento. Kasi nga, ang hanap ninyo, laging diferensya, laging problema. Kung walang problema, gagawa kayo ng problema. Yun ang pag-ugali ninyo. Yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas ng kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa mukha. Anti-aging po siya. Twice a day. You will look 10 years younger than your age. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.